Hindi pa pwedeng mawalan ka ng layunin sa buhay, whether lockdown o hindi. Kasi yung purpose po natin, hindi po nakadepende kung ano yung sitwasyon natin ngayon, kung ano yung nararanasan mo, o kung ano yung meron ka. Pero ang purpose natin, nakadepende palagi dun sa kung ano ang pagkakakilala natin sa Diyos, ano yung binigay niyang identity sa atin, at ano yung layunin na inihanda niya para sa atin. Isang mapagpalang araw sa inyo, CCF. And para po sa mga ngayon lang namin nakasama dito sa Pagtitipon Online, gusto ko lang po kayong batiin ng welcome home. Ngayon po ay nagpapatuloy po tayo sa ating series na pinamagatang Life Detox. Na kung saan pinag-uusapan po natin, ano po ba o paano natin ma-overcome yung mga toxic realities ng ating buhay. Pag-uusapan po natin ngayong araw yung paano ba natin mapagtatagumpayan yung pagkawala ng layunin sa ating buhay. And you know, amazingly, there's this one person in the Bible. Sabi po sa Bible, ito daw yung pinakamatalinong tao na nabuhay dito sa ating mundo. At pangalan niya po ay King Solomon. And si King Solomon, sinubukan niya rin itest itong worldview na to na talaga bang ang kasiyahan, ang purpose ng buhay. Tingnan niyo po sa Ecclesiastes chapter 2, verses 1 to 2. I said to myself, come on, let's try pleasure. Let's look for the good things in life. So sige, tingnan natin, baka ito talaga ang meaning ng buhay, ang purpose, bakit tayo nabubuhay. But yet, before he explained further, sinabi niya na yung sagot. And I just found out, meaningless, nonsense, walang kahulugan, laughter is silly, wala itong nagagawang maganda sa ating buhay. Ano pong ibig sabihin niya? Like for example, he Solomon, he tried parties and events. Inisip niya, baka ito talaga yung meaning ng buhay. Makihalubilo, magsaya, at lagi mag-celebrate. And maybe for most of you felt this, na dahil pumasok yung pandemic, hindi na tayo makaparty, hindi tayo makapunta sa mga events, and we feel yung sense of purposelessness. Parang wala nang meaning yung buhay, nakakulong ka lang, at hindi mo ma-enjoy ito. Therefore, walang meaning, walang purpose. Pero sabi Solomon, it's not parties, it's not events, it's not happiness. Maybe it's about achievements or success. And maybe for most of us, katulad ng ni Solomon, he tried that. Kaso nga lang, iniisip natin, because of this pandemic, hindi ka makapag-aral ng mabuti. Or worse, yung iba sa inyo, huminto na pag-aaral. Yung iba, sabi nyo, sobrang successful yun na pre-pandemic. Ang ganda na nung negosyo ninyo. Ang ganda nung trabaho mo. And then, nung pumasok tong pandemic, naapektuhan yung negosyo. Naapektuhan yung trabaho. And because of what's happening right now sa buhay mo, nararamdaman mo, naiisip mo, wala nang purpose tong buhay na to. Kasi hindi na ako magiging successful. But again, Solomon said, this is not the meaning of life. This is not the purpose of life. Sabi niya, maybe it's about comfort. Baka ang purpose talaga o ang meaning ng buhay, mararanasan mo lang pagka-komportable na ang buhay. You know, Solomon had thousands of slaves. And yet, after experiencing that, ang sabi ni Solomon, this is not the life. This is not the meaning of life. This is not the purpose of life. Maybe it's about wealth. Okay, sabi ni Solomon dito, he gained a mass of gold and treasures. And yet, sabi ni Solomon, no. Meaningless. Maybe it's about entertainment. You know, sabi dito sa verse 8, I hired wonderful singers. Maybe it's about relationships. Just like some of you, ang iniisip nyo lang, pag nagkaroon ako ng girlfriend, Lord, bigyan mo lang ako ng boyfriend. Or asawa lang, Lord. Asawa. Because I know na ito yung meaning ng buhay. Ito yung mga tanong ng mga tita ko sa akin. Ba't di ka pa nag-aasawa? Anong edad mo na? Pero again, sabi ni Solomon, no? Someone who had thousands of wives. This is not the meaning of life. Hindi ito yung source of everlasting joy. Maybe it's about fame. No, Solomon, ang daming pumupunta sa kanya. And if he's alive now, maybe yung social media account niya will gain millions of followers. Ito yung mga tipong pag nag-post, I just woke up, di ba? Meron siya kaagad, after a few seconds, few minutes, thousands of likes. And sa atin, because we are now in the lockdown situation, at ina-anchor natin yung identity and purpose natin sa social media accounts natin, we thought na pagka tayo maraming followers, tayo maraming likers, na-achieve natin yung purpose ng buhay natin. But again, Solomon said, this is not the meaning of life. His conclusion, ang sabi niya doon, kahit na ibinigay ko ang lahat at nakamtan ko ang lahat ng bagay, sa dulo,
vanity, meaningless, walang halaga. And it's like chasing the wind. Nasubukan niyo na po bang habulin ang hangin? Hindi po natatapos. Walang satisfaction, walang fulfillment. Kaya nga maganda pag-isipan natin at isipin natin talaga itong maigi na hindi po happiness ang ultimate purpose or goal sa buhay natin. But it's just the product. Pag nakita po natin yung layunin ng Diyos sa buhay natin at isinabuhay po natin yung inihanda ng Diyos na layunin niya para sa atin, doon po lalabas yung happiness, satisfaction, and fulfillment sa buhay na to. Kaya ang pag-uusapan po natin is how we can overcome purposelessness. O paano ba natin mapagtatagumpayan yung pagkawala ng layunin sa ating buhay? Kung meron po kayong Bible, maganda po, samahan niyo po ako sa Ephesians. Speaking of purpose, napakaganda po ng libro na to. Kasi ang layunin kung bakit sinulat to ni Paul is that Paul wants the believers in Ephesus for them to understand, maintindihan nila sino ba sila at ano bang posisyon nila kay Kristo. At pag naraintindihan nila yon, nakita nila yon, they would experience more the benefits of their position in Christ and at the same time, ma-express nila yung victory over power and principalities, yung strength na nanggagaling sa Panginoon, yung mga blessings na nakaredy na para sa atin. Kaya nga, ang ganda po na panalangin ni Paul dito sa verses 18 and 19 ng chapter 1. Ang sabi niya po dito, I pray that the eyes of your heart may be enlightened so that you will know what is the hope of His calling. What are the riches of the glory of His inheritance in the saints? Verse 19, and what is the surpassing greatness of His power toward us who believe? These are the in accordance with the working of the strength of His might. So if you want to overcome purposelessness, ang kailangan pong unang mangyari sa atin, base doon sa panalangin ni Paul, is that we really need to be in prayer. Kailangan po tayo po ay nananalangin. Alam niyo po yung panalangin ni Paul, dito po sa segment na to, no? Kasama yung previous and mga susunod pang passages. Ang desire po ng apostol ay yung mga mananampalataya sa Epeso o Ephesus ay mas makilala pa ng tuluyan ng ating Panginoon. Kaya nga yung panalangin niya, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. You know, ang word na heart po in the Bible, usually it reflects the soul, the inner man. At ang sinasabi doon ni Paul, ang gusto kong ma-experience ninyo, kung gusto ninyong maranasan yung purpose, ma-execute, maisabuhay ninyo yung layunin ng Diyos sa inyo bilang mananampalataya, I pray na mas makilala nyo pa ang Panginoon. Kasi ito po yung sikreto. And, you know, looking at the situation of our time right now, the generation that we have, grabe tong mundo na to. Kaya marami sa ating naliligaw, at marami sa atin nagkakamali ng purpose, hindi na sa-satisfy sa buhay, hindi na experience yung pangako ng Diyos na buhay na ganap at kasiyasiya. Kasi hindi lang sa hindi lumalalo yung pagkakakilala nila sa Diyos, pero sometimes hindi nila kilala kung sino talaga ang Diyos. Marami sa atin ngayon, ang Diyos nila ay yung sarili nila. Yun ang sinasamba nila. Yun ang sinasatisfy nila. Yung iba naman, ang Diyos natin, yung pera. Kaya lalo tayo naghihirap, kaya tayo lalo nai-stress, nagiging anxious, nawawalan ng meaning ang buhay. Kasi hinahabol natin yung pera, and hindi lang to sa panahon ngayon, kahit nga sa panahon ni Jesus. Kaya maraming scriptures about the money or love of money. Because if hindi tayo mag-iingat, hindi lang natin naaamin sa sarili natin, pero sinasamba na natin ang pera. And maybe fame, power, etc. Kaya nga, it's very important if you want to overcome purposelessness. Gusto mo mapagtagumpayan yung pagkawalan ng layunin sa buhay, yung nawawala na yung meaning. Kailangan mong manalangin. Lalo na kung Kristiyano ka na. Kailangan mong bumalik sa presensya ng Diyos at hilingin sa Diyos. Lord, maaari ba kitang mas makilala pa? Bakit? Kasi yung mga blessing na pag mas nakilala mo ang Panginoon, dito makikita mo, makikita mo kung sino ka. You will know your identity the moment you ask God to help you open the eyes of your heart to know Him better. Which is, yun naman yung calling natin, mas makilala natin ang Diyos paulit-ulit, patuloy na pag-pursue sa Panginoon. Ano sabi doon? Malalaman mo yung pag-asa doon sa kung sino tayo. And, you know, when we talk about
When we talk about identity, iniisip ko nga bakit ba importanteng malaman natin ang identity? And I just realized na ang importansya ng pagkakaalam mo sa sarili mo o sa identity mo, una, nami-miss out mo yung mga bagay na dapat nai-experience mo. Dahil hindi mo kilala kung sino ka eh. Pangalawa, nagagawa mo yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. Kaya itong dalawang to, diba, itong dalawang nasa dulo na nami-miss out mo yung mga bagay na dapat mo na naranasan, nagagawa mo yung mga bagay na hindi mo naman dapat ginagawa. Hindi mo tuloy nai-enjoy yung buhay na pangako ng Diyos para sa atin. Kaya kapag tingnan natin yung passage, ang ganda, binalik ni Paul, sino ba talaga tayo sa Diyos? Sabi niya sa verses 1 to 4 ng chapter 2, "And you were dead in trespasses and sin, in which once you walk, following the course of this world, following the prince and the powers of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience." Eto tayo dati. Wala tayong laban sa kasalanan, sa sistema ng mundo, sa gusto ng kaaway. And worse is that because of these things, dahil sa mga bagay na to, na-label tayo as children of wrath. Ang ibig sabihin po nito, wala po tayong ibang pupuntahan kundi impyerno. And I'm not doing this para lang matakot kayo, pero yun po yung nasa Bible, we are children of wrath because of the sins that we are doing, because this is who we are. Ito tayo dati. But praise God, in verse 4 sabi doon, "But God, being in mercy," pagiging mahabagin ng Diyos, "because of the great love with which He loved us," kahit napatay tayo dati, ano pong nangyari? Binuhay po tayo ng Diyos. And that is our identity. We are alive now in Christ. Therefore, if we are alive in Christ, brothers and sisters, dapat iniisip natin to. Una, victorious ka na sa kasalanan. Minsan po yung nagpapawalang gana sa buhay natin o yung nagtatanggal ng layunin ng Diyos sa buhay natin, hindi naman talaga yung kahirapan ng buhay eh. Pero minsan yung mga kasalanan na hindi natin ma-overcome kasi nakakalimutan natin sino ba talaga tayo sa Diyos. Nakakalimutan natin na matagumpay na tayo, malaya na tayo sa mga kasalanan eh. Wala na dapat kapangyarihan yung porn, yung pagmumura, yung galit at iba pang bagay sa buhay natin dahil buhay tayo kay Kristo. Ito po tayo. Ano pa daw? Our position in Christ. In verse 6, we share His glory. Ibig sabihin na dapat yung minimity at pinapangarap natin sa buhay, hindi na yung mga matatagpuan dito sa lupa. Kasi dun sa sinasabing glory, sa verse 6, hindi ito mapapantayan ng kahit na anong bagay dito sa mundo. Sabi nga, yung pangako sa atin, yung inihanda sa atin ng Diyos, ni hindi pa nakita, hindi pa narinig. Kasi po, ganun po ka-exciting pag naintindihan mo kung sino ka ba talaga. In verse 7, meron kang pag-asa. Meron kang pag-asa ngayon, meron ka rin pag-asa sa future. At ito yung pinakamaganda sa lahat. This is your identity. Ligtas ka na eh. Sabi po dun sa verse 8, oh, "For by grace you have been saved through faith, and it is not your own doing, it is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast." Which is most of the time in this challenging situations ng buhay po natin. Ito minsan yung napapalagpas natin na ipagpasalamat sa Diyos araw-araw eh. Na sa kabila ng pagkukulang natin, sa kabila ng mga ginagawa natin, yung mercy and grace ng Panginoon hindi na uubos. At ligtas tayo ngayon hanggang mapagwakas. Dahil hawak tayo ng Diyos, yun yung pangako niya, yun yung identity natin, and no one can snatch us out from His hand. Ang ibig sabihin nito, when you go back to your identity na bunga ng pagkakakilala mo kay Lord, hindi mo maiisip, malalabanan mo actually yung pakiramdam na parang walang meaning ang buhay. Kasi matagumpay ka na eh. Malalagpasan mo yung pakiramdam na parang walang layunin ng buhay. Kasi tapos na eh. Hindi mo na kailangan i-prove yung sarili mo. And what else? Ang sabi pa dito, verse 19, "So then, you are no longer strangers and aliens sa citizen ng Diyos, household ng God, but you are now a fellow citizen with the saints and members of the household of God." Hindi ka alien sa pamilya ng Diyos. Alam mo kung saan ka alien? Dito sa mundong ito. Kung nanonood ka ngayon at meron kang mga kasama sa bahay o sa opisina, kasama mo nanonood ngayon, pwede man tapikin mo sila, sabihin mo sa kanya, alien ka. Okay? Alien ka. Hindi ka tagalupa, tagalangit ka.
Therefore, wag mong hanapin yung purpose mo dito sa lupa. I-invest mo yung buhay mo, oras mo, resources mo sa mga bagay na nandun sa taas. Kasi hindi na tayo tagalupa. And it's something bigger, di ba? Gabi to, malaman mo lang yung identity mo kung sino ka. Doon, papasok yung next flow na, o nga, no? Dahil nakilala ko ang Diyos at alam ko ang katayuan ko sa Diyos, sino ako sa harapan niya, at paano ako naging karapat dapat sa Kanya dahil kay Kristo, ito pala yung purpose ko sa buhay. Di ba? Yung prayer about blessing again. It's about blessing. Resulta ng pagkakakilala mo sa Diyos. Pero gusto kong i-highlight dito yung purpose. Iko-connect ako dun sa word na saint. Kasi ito po yung purpose natin. Bilang isang Kristiyano, nakakalimutan po natin na ang ibig sabihin ng santo. You are set apart. Inalis ka ng Diyos sa isang lugar na kung saan, dito sa panibagong lugar kung nasa ka ba ngayon, ikaw ay para sa Diyos na. Ikaw ay para sa Diyos na. Since we are saints, dahil santo tayo, dahil set apart tayo, ang sabi sa verse 10, we are His masterpiece, workmanship, we are created in Christ Jesus for what reason? For good works. Meaning, lahat ng pagkatao sa atin, lahat ng buhay natin, lahat ng meron tayo, nung napunta tayo kay Kristo, dapat lahat yung para sa Kanya na. Yun po ang purpose natin sa buhay. Kaya ibig sabihin, hindi pwedeng mawalan ka ng layunin sa buhay, whether lockdown o hindi. Kasi yung purpose po natin, hindi po nakadepende kung ano yung sitwasyon natin ngayon, kung ano yung nararanasan mo o kung ano yung meron ka. Pero ang purpose natin, nakadepende palagi dun sa kung ano ang pagkakakilala natin sa Diyos, ano yung binigay niyang identity sa atin at ano yung layunin na inihanda niya para sa atin. Yun po yung good works. Sa ibang lingwahe, pwede po natin itong tawagin Christ-likeness. O kung gusto mo pang mas palawakin, ito po yung patuloy mong ibigin ng Diyos ng lahat ng meron ka. At mahalin mo yung kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yun po ang summary ng batas ng Diyos. At yun po yung good works na sinasabi dito. And if you want to be more practical, more specific, so ano yung mga good works na sinulat ni Paul dito sa Ephesus o sa Ephesians? Una, makita natin, brothers and sisters, we are called. Ito yung purpose natin eh. To maintain the unity in the body of Christ. Ephesians 4:1-7. Kung meron po kayong time mamaya after this service, I encourage you, read the entire book of Ephesians. Ngayong linggo, i-devotion nyo po ito. Kung gusto yung mapagtagumpayan yung nawawalan na kayo ng layunin sa buhay. Dito po ang ganda, pagka tinignan nyo po yung chapter 4, ang sinasabi dito ni Pablo sa mga mananampalataya, gawin ninyo ang lahat with humility, gentleness, patience, and showing tolerance for one another in love, being diligent to preserve the unity of the body of the Spirit. And you know, sad to say, I'm not saying it's bad to study. Okay, let me just clarify myself. It's not wrong to study more, to have this desire to gain deeper knowledge, to understand the mysteries and the theology. Pero alam niyo po, after taking 5 theology subjects in the school, I just realized na you really need to accept this. We need to have the intellectual humility na tinatawag. Kasi may mga mystery po talaga sa Bible na hindi talaga masasagot. What else? To exercise spiritual gifts for the growth of the body. Ito yung mga isa pala sa mga purpose natin bilang mananampalataya. Again, kung meron kang katabi ngayon habang nanonood ka, tapikin mo siya. Sabi mo sa kanya, meron kang spiritual gift. Merong ibinigay sa iyo ang Diyos na kakayanan na gawin ang isang bagay para sa ikabubuti at ikalalago ng kanyang spiritual na katawan o yung church, yung mga miyembro nito. Ano pa daw yung purpose natin? To live out the new life in Christ. Ito pong Ephesians 4:17 hanggang 5:14. Ang sinasabi niyang kaila, yung purpose mo sa buhay, to do good works, yung set apart, ang ibig sabihin niya dapat, the way you think, the way you speak, the way you act, nakaka-glorify kay God.
the way how you relate with other people. Kaya nga nandito yung anger eh. Nandito yung paano magsalita eh. Nandito yung paano mo i-bless yung ibang tao sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng layunin ng Diyos sa buhay mo. What else? Ito pa isang purpose natin, no? To be wise and be filled with the Holy Spirit. Dapat, every moment ng buhay natin, you are allowing the Holy Spirit to take full control of your life. And you need to be wise on how you read what's happening around us. It's okay to have negative emotions. It's normal. It's not a sin if you have negative emotions at the beginning. Kasi, nakikita mo lang yung reality of the broken world. Sabi sa Romans, diba? Even the creation is groaning. Even us, we are groaning. We are looking forward dun sa bagong mundo sa panahon ni Kristo. But, if you will not be wise, you will settle for counterfeits. Hindi mo ipupulfill yung purpose mo. Magiging passive ka as a Christian. Mag-aantay ka maging okay muna lahat bago kumilos ka. But in reality, Matthew 24, paggrabe ng paggrabe. Ang mangyayari, and these are the signs. Therefore, be wise and be filled with the Holy Spirit. What else? Please, love your family. Husbands, ang sabi dito, ito yung purpose mo. Hindi lang mag-work. Hindi lang mag-enjoy. Hindi lang mag-me time sa TV. Pero ang sabi doon, mahalin mo daw yung asawa mo, yung misis mo, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang simbahan. Paano po? Ibinigay niya kanyang sarili para sa church. Quite challenging, no? Purpose, part pala yun ng purpose ko as a Christian. As a saint. Hindi lang pala mag-support. Pero even yung pagmamahal sa pamilya, yung pagmamahal sa asawa, dapat po hindi po mawawala yun. Kahit yung mga misis. Okay, kayo rin po. Ang purpose po ninyo is to live with submission to your husband. Kasi po yan po itinalaga ng Diyos na leader ng tahanan. Yung mga anak, hindi lang pag-aaral at pag-games ang purpose natin sa buhay. Ang purpose natin is to honor and obey our parents at mga magulang. Ang purpose po natin is not just to provide for them, but to disciple them, to encourage them, to let them know who God is. Yung po, grabe pala, no? Hindi lang yon. Ano pa yung purpose mo? Hindi lang sa loob ng kahit sa workplace mo. Dito, yung Ephesians 6 na to, verses 5 to 9, siya sabi dito, kahit na anong sitwasyon mo, ngayon, no, sa mga empleyado, alam ko mahirap talaga ang buhay, marami akong narinig na story at marami akong nakakausap. Sobra-sobrang working hours, discounted yung sweldo. Nakakawalang gana talaga mag-work ng ganon. Bibihira po, hati yung araw ng pagpasok, hati rin yung sweldo. And yet, ang sabi doon ni Lord, ito yung purpose mo eh, as a Christian na worker. Give your best. Submit to your boss. Kahit na feeling mo nilalamangan ka o dinadaya ka na, may tamang proseso para ayusin yung mga bagay na yun. Pero dapat as you do those things, nag-glorify mo si Lord. Ganun din po sa mga may-ari ng negosyo. Hindi lang natin pwedeng idaya na pandemic, kaya ako ito ginagawa ngayon, Julius, hindi mo ako naiintindihan. I cannot disagree with you. Alam ko pong mahirap ang sitwasyon. At tama, hindi ko po kayo maaaring maintindihan. Pero malinaw po ang sinasabi ng Biblia na bilang Christian, na master, owner ng mga negosyo, ang responsibility pa, ang purpose po natin, madakila pa rin ang Diyos sa lahat ng gagawin natin. Lagi pa natin malagay sa isipan natin na yung mga empleyado pa lang kaparte natin dito o yung mga employees na binigay sa inyo ni Lord. Hindi lang yan para mabigyan natin ng sweldo, pero dapat pala dinidisciple din natin. Dapat pala ibinabahagi din natin sa kanila yung mabuting balita na kay Kristo Jesus. And so on. Grabe, ang dami oh. Isa pa oh, ano pang purpose? To endure, stand, and win in the spiritual warfare that we are facing. Kaya ho tayo merong life detox. Because the church, the Bible, wants to remind us that we are more than conquerors and we have the strength. We have our God. We know our God. We know our identity in Him. Panalo na tayo sa laban na to. Therefore, dapat we should live out that purpose na tayo ay nananalo, nag-endure.
'di ba? Yung hirap dito sa buhay, hindi naman tayo pinangakuan ng Diyos na mawawala lahat 'yun eh. Pero pag tingin mo sa Bible, yung kalakip na sa kapangyarihan ng Diyos, yung kalakip na blessing dun sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo kung ano yung virtue na yung palagi? Endurance. Therefore, kung ikaw nanghihina ka ngayon na Kristiyano, hindi yan ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Pag bumalik ka dito, Ephesians 6:10-17, ang layunin sa iyo ng Diyos sa buhay mo, habang dumadaan tayo dito sa sitwasyon na to, mamuhay tayo ng matagumpay sa mga laban na meron tayo. So I don't know what's happening right now in your life, pero gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi layunin ng Diyos na mamuhay ka ng talunan. Panalo ka na eh. Hindi layunin ng Diyos na sumuko ka dito sa laban na to. It's illogical to quit kung panalo na. And lastly, diba, dito sa makikita natin sa book, gusto ko lang i-stress out, isa sa mga purpose natin as a Christian is what? To proclaim the gospel. Look at Paul. Nung sinusulat niya po ang Ephesians, Colossians, and Philippians, nakakulong po siya. And yet, this is his prayer request. Sabi niya doon, and also for me that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel for which I am an ambassador in chains, that I may declare it boldly as I ought to speak. And grabe, no, when he was writing these letters para sa Ephesians, Philippians, and Colossians, totoo pong nakakulong siya. But kahit nakakulong siya, kahit na anong na-experience siya sa buhay niya, hindi po tumigil yung layunin ng Diyos na ibahagi niya yung mabuting balita sa lahat ng tao. And grabe, sabi ko nga, ibang klase to. Tingnan niyo po yung update niya sa Philippians. Sabi niya doon sa verse 12 and 13 ng chapter 1, I want you to know, brothers, that what has happened to me has really served to advance the gospel so that it has become known throughout the whole imperial guard and to all the rest that my imprisonment is for Christ. Antindi, kumbaga nakakulong na siya, pero para sa kanya, hindi ito yung pipigil sa kanya para magbahagi ng mabuting balita. Alam niyo, pag tinignan niyo to, kaya po siya nakakulong. Dahil nag-share siya ng gospel. I don't know about you, pero most of the people I know will be discouraged. Kasi we always thought na yung Christian life, happy to eh. Blessed life, dapat walang pagsubok. But in reality, sufferings are inevitable. Pinangako to ng Diyos, ni Kristo, that the world will hate us. But that's the proof that we are His disciples. Yun po yung patunay at ebidensya na tayo po ay disciples ni Kristo. Kaya nga dito sa kanya, ibang klase. Makikita natin na yung purpose pala ng buhay natin na nagmumula sa Panginoon. Hindi pala ito idinidepende kung ano yung nararanasan natin. Pero lagi itong nakadepende kung ano yung pagkakakilala natin sa Diyos at ano yung revelation ni God kung sino tayo sa kanya kay Kristo Jesus. At doon babalik tayo at masasabi rin natin to. Gaya ng sinabi ni Paul. Bakit ko ito ginagawa? Because for me to live is Christ and to die is gain. Ito yung purpose ko eh. Lahat ng meron ako sa buhay ko para sa Panginoon ko. Dahil niligtas niya ako eh. Dahil naintindihan ko yung mabuting balita. Na dapat impyerno ako, pero binigyan niya ako ng pag-asa. At yung pag-asa na yon, yung buhay na walang hanggan kay Kristo, nararanasan ko ngayon at magpakailanman. Kaya yung para sa kanya, kung mamatay man ako dito, habang ginagawa ko yung layunin ng Diyos sa buhay ko, panalo pa rin ako. It's a gain. It's a profit for me. Dahil makakasama ko ang Diyos. Kaya nga importante, no? Makita talaga natin na, mahirap. Gising po tayo, mga kapatid, sa Panginoon. Kasi ito pong pandemic, yung pinagdadaanan po natin ngayon, instead na magpa-apekto po tayo sa nangyari sa paligid, ma-board tayo sa buhay natin dahil hindi nakakalabas. Maging wise po tayo at magpapuspos sa banal na spirito para makita natin yung katotohanan. Hilingin natin sa Diyos na buksan talaga yung mata ng puso natin para makita natin siya, makilala natin siya at kung ano yung meron siya, yung compassion niya para sa mga lost, laging mag-apoy sa puso po natin. Tayo mga Kristiyano,
inaasahan na sa panahon na ganito, dapat tayo po yung nag-i-stand out. We should make a stand for Jesus. Why? Because we are the, ito po yung identity pa natin, isa pa sa mga identity natin, we are the salt and light of this world. Our purpose is to make godly impact in this corrupted generation, corrupted world. And yet, marami sa atin na lockdown physically, pati spiritually na lockdown. Nawawala yung purpose. Balikan po natin. Huwag po nating ikulong yung layunin ng Diyos sa atin, mga kapatid sa Panginoon. Nakikiusap po ako sa inyo. Marami pong kailangan makapakinig ng mabuting balita. The last blessing. Okay, the last blessing na makikita po natin sa passage. Yung verse 19. Ang sabi doon, no? When you know God, when God allowed you to know Him more, to know Him better, you will know what is the surpassing greatness of His power toward us who believe. Ano itong power na ito? Itong power na ito that He worked in Christ when He was raised. It means that for us to really accomplish God's purpose, we need to acknowledge. Kailangan po nating i-acknowledge na kailangan natin ng divine strength, divine power from God. Para po saan? Para po mapagtagumpayan po natin itong mga laban na meron tayo. Mukha lang talagang mahirap yung overcoming purposelessness kung depende ka sa sarili mo. But if you go back to the last passage, meron pong strength and power that is already available in us para po ma-execute natin to. Para po ma-fulfill natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin. But again, gusto ko pong tapusin dito po sa passage na to. Kung gusto mo talagang ma-overcome yung purposelessness o yung pagkawala ng layunin sa buhay mo, simula mo manalangin at ipag-pray mo to. Kung wala ka pang personal na relasyon sa Panginoon, subukan mo lang ito ipanalangin, I challenge you. Totoo sa puso mo. Lord, buksan mo po yung mata ng puso ko at makita ko at makilala ko kung sino ka. Kung nawawalan ka na ng purpose pero Kristiyano ka, panalangin mo to, Lord, gusto pa kitang makilala. Kasi si Lord lang ang magiging dahilan para maranasan, para makita mo, para manumbalik at para magpatuloy yung purpose niya sa buhay mo. Kapit ka sa Kanya at magtiwala ka sa Kanya. Siya ang bahala sa iyo. Father, salamat po sa pagkakataong ito na hinayaan niyo po kami pag-aralan ng inyong salita. Tulungan niyo po ang bawat isa na talagang makilala ka in a very personal way. And I pray for those people na kasama namin inanonood, nakikinig, and they're seeking their purpose in life. Lord, hayaan mong maintindihan po nila sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na mag-uumpisa lang na maintindihan ang layunin ng buhay na nagmumula sa iyo pag nakilala kanilang personal bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas. At sa aming lahat, Panginoon na Kristiyano, tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong kalakasan, kapangyarihan na maisabuhay po namin lahat ng purpose na ibinigay niyo po sa amin. Muli sa inyo namin inasang lahat. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Para po sa ating mga discussion questions, maaaring nyo pong magamit itong mga katanungan na ito. Una, saan nyo ba nakukuha yung identity ninyo ngayon? At sino ba talaga kayo kay Kristo base sa pagkakaunawa nyo at pagkakaintindi nyo sa Biblia? Pangalawa, maganda ma-share nyo rin ano ba yung mga bagay na nakakapag-distract sa inyo para may sa buhay ninyo yung layunin ng Diyos para sa inyo. Pangatlo, hindi ba sinabi ni Jesus na apart from me, you can do nothing? Gaano ka-importante itong katotohanan ito para makita natin yung impact nito sa buhay natin habang isinasagawa natin yung layunin ng Diyos sa ating mga sarili. Now, we encourage you, gamitin niyo po itong tanong na to at mapag-usapan po ninyo as a family or kung sino man po yung kasama ninyo na nanonood ngayon sa ating Sunday service. Pagpalain po kayo ng Panginoon.